Hi guys, good morning. This is Miss Eileen. Kumusta? Today is a beautiful Monday. Lagi ako nag-vlog pag Monday because this is my only time na solo ko itong lugar. Wala ang aking frenemy here. Wala si Doc Mike pumasok. So ako mamaya panggabi ang pasok ko kaya solo-solo ko ngayon itong umagang kay ganda. Wow. So guys, meron ako sa inyong isi-share. Ayusin natin to, ha? Medyo tumatabingi. Meron ako sa inyong isi-share ngayon. Nakasalamin ako. Ayoko sana suot yung salamin eh. Kasi para makita nyo yung aking makeup on point. Actually, gusto kong i-share sa inyo kung ano mga ginamit kong product to achieve this look for today. Marami dito sa harapan ko, ipakikita ko sa inyo kung ano-ano what I use on my face today. So guys, simulan natin, ha? Syempre, nagligo muna si Lola. Every morning pagising ko, yan yung first na ginagawa ko, shower muna. Kasi mainit ngayon, ayoko nung yung feeling na parang malagkit or parang pinapawisan. Ayoko yan. I hate that. So, shower muna habang natutulog si Doc Mike. Ako ay nasa shower at naliligo. So, pagkatapos ko niyan and everything, blow dry ko na yung hair ko and everything, may mga product akong ginamit para hindi flat ang ating hair. So, after niyan, to cut the story short, ang daming seremonyas eh. So, kasi maglalagay syempre tayo ng makeup. So, hindi ko na isasabihin sa inyo kung ano-ano pa yung iba, pero yung mga natatandaan ko na lang, ha? Natatandaan mo lang, nakalimod. Joke lang. So, here we go. Meron akong mga in-order na bagong mga products from Macy's. Like for instance, yung Charlotte Tilbury, o kaya sa Sephora, yan, dyan ako namimili. O kaya sa Beautylish. Beautylish. So, unang ginagawa ko pagkatapos ko maligo, ayan, magmo-moisturizer muna tayo. Ang moisturizer na ginagamit ko ay this one from Lancome. Alam niyo na si Miss Eileen. Lancome Beauty. Lancome Lady. So guys, ito ang ginagamit ko. Hindi pwedeng mawawala sa akin to. Because this is my holy grail. Tingnan nyo, 60 years old. Walang kalabot. Kasi alagang-alaga natin yung face na yan. So, ito from Lancome. Ito ay Absolute. Ayan. Medyo tinatagal lang kong konti kasi medyo hindi na focus agad-agad sa camera. So, ito malapit na nga siyang maubos eh. You know? Naku, my gosh. Pag nagtagay kayo nito, babata ang inyong skin ng 20 years younger. Look at me. 60 years old. Talaga, hindi, wala yung Botox, yung mga ganun. Wala. Promise. Totoo yan. Ito lang ginagamit ko. Ito lang. Lancome. Pero mahal, $200+. Oh no. $200 mahigit. I don't know magkano 'yan sa pesos, pero sobrang hindi ako mabubuhay pag wala ito. Siguro kung pupunta ako sa isang island at isang bagay lang ang aking dadalhin, i-patch ang aking dadalhin. Kailangan ko protection ko pa rin ang aking face. So anyhow, syempre moisturizer muna tayo. Paglagay mo ng moisturizer na ganyan. Ayan. Kasi I'm planning to put makeup on. So
parang preparation. Pagkatapos ko niyan, hindi ako naglalagay ng sobrang marami, parang konti-konti lang para hindi magmukhang cakey yung ating face. So pagkatapos niyan, since gusto ko medyo, alam niyo yun, hindi nagmamantika pero dewy yung skin, yung para ba siyang katulad nito, soft, tender, yung tipong parang naglalagay tayo ng beauty oil. Itong beauty oil na to, gusto ko rin to, pero meron akong mas gusto, yung beauty oil ng Tatcha. Pero ito kasi ay from Bobbi Brown. Maganda din siya, pero for me, parang sobrang ma-heavy, yung parang thick. Hindi katulad nitong beauty oil ng Tatcha. Ayan, konti na lang, wala na nga halos. Kaya bibili tayo ulit. Isang bote nito ay 100 something dollars. Pero matagal mo naman gamitin, mga 3 buwan. Ayan. So, ito medyo nangangalahati na from Bobbi Brown. So, pag nilagyan ko siya nito, ayan, lagay ko na dito kasi at least alam ko na. Pag naglagay na ako niyan, ang susunod ko, hihintay ko muna mga 5 minutes para mag-penetrate. At saka paglagay natin ng oil, huwag natin limbawa, ito yung face mo, huwag mo igaganon. Iganon mo, ipat mo ganon para pumasok sa loob ng skin. Para pumasok sa loob ng skin mo yung oil. Hindi yung pag ginanon mo lang, nandun lang yan sa labas ng surface ng skin. Pero pagka diniin mo siyang ganon, magpe-penetrate siya sa loob. So, yun. So, hintay ulit ng mga few minutes. Few minutes later. Naririnig ko palagi yan eh. So, pagkatapos nun, ang susunod ko naman ay magpa-primer naman ako. May binili ako sa Sephora'ng primer. This is a photo finish minimize pores. From ano to, Smashbox. Ito medyo mattifying kaya ito nilalagay ko lang dito sa ilong ko kasi ito yung unang nag-oily-oily. So naglalagay ako nito. Buksan natin para makita nyo ha. So ayan, from Smashbox. Kailangan may primer ang face bago mag-makeup. Tandaan nyo yan ha. Hindi pwedeng makeup agad. Hindi kakapit ng maganda ang makeup. Pag professional makeup artist ka, so alam mo syempre yung mga preparation. Sinishare ko to sa inyo because para kahit hindi kayo sabihin na natin ordinary mami lang tayo, mga mamshi, alam natin, hindi basta-basta papatong mo lang yung mga makeup and eyeshadow. Hindi po didikit yan, hindi po kakapit yan ng maganda kasi walang primer. So, ito yung ginamit kong primer. Dito sa banda ito, yung T-zone, pati dito kasi oily ako dyan. So, dito at saka dito sa ilong, itong primer na to. So, pagkatapos nyan, meron pa akong ibang primer na ginamit. Ito. From Lancome. Alam niyo naman si Miss Eileen. Ito, ayan o, sinisimot ko na malapit na. From Lancome, Labas Pro. Ito ang Holy Grail Primer ni Miss Eileen. Dito na yan sa face. So, hintay ulit ng few minutes. Huwag yung pagkalagay. Hindi pa na-absorb ng face natin. Eh, tapal agad tayo ng makeup. So, ayan. So, ready na yung face natin. Pwede na nating lagyan ng foundation. So, ang foundation na ginamit ko ay, this is from Christian Dior. This is Forever Skin Glow. Yung color ko ay 2WO. This is 24 hours wear radiant perfection skin caring foundation with sunscreen. Ayan. Ito from Christian Dior. Ayan, kita nyo guys. Oh, maganda siya. Pino. Para ba siyang, paano sabihin yun? Flawless. Ayan. Because I use this one. At naging maganda to lalo dahil nakatulong yung primer na nilagay natin. At nakatulong yung beauty oil. At nakatulong yung moisturizers.
So, ayan, nandito na tayo. Itatabi na natin yan. Ay, teka lang. Tabi na natin yan. At kung minsan, ito din from Charlotte Tilbury. Itong moisturizer na to bago mag-makeup, ginagamit ko rin. Pero hindi ko siya ginamit ngayon because ang ginamit ko ay yung isang klase. Yung Lancome, ito siya. So, pagkatapos niyan, di ba, nag-foundation na tayo. Kalagay natin ito dito. Tinatabi ko na yun para alam natin na tapos na tayo dyan. So, nalagay na natin yung ating foundation. At ang brush na ginamit ko ay from It Cosmetics. Ito siyang double-ended. Paborito ko yan kasi malambot siya. Ito naman para sa concealer. So, pagkatapos kong nag-foundation and everything, nag-concealer ako sa under the eyes para maliwanag. Hindi yung parang madilim dito. So, this is from Tom Ford. Ito ang aking concealer from Tom Ford. Yan siya, guys. So, madali siya. Yung applicator niya kasi maganda. Ayan. So, mas lighter than foundation yung ginamit ko para maganda ang effect. So, guys, pagkatapos niyan, ready. Nag-foundation na tayo at nag-concealer na tayo. At itong brush na ito ang ginamit natin from It Cosmetics. Buhang konti. Tapos, ayan. Big mirror. Ayan. Tapos, ito yung mga ginamit ko sa aking mata. Kohl pencil. Ito.